Ang pamagat po ng mensahe ng Panginoon sa araw na ito ay Noah's Simple Life Rules. Anyway, uso naman ang baha ngayon, uso ang tag-ulan. So itapat natin sa isang parte na naging buhay, na experience sa buhay ni Brother Noah at ang kanyang pamilya. Meron po tayong kukuning ilang simple life rules kapag may dumarating na unos, bagyo, hindi lamang literal na bagyo, hindi lamang literal na unos or baha, kundi yung mismong baha sa ating mga buhay itself. So titingnan po natin ano yung 11 life rules na pwede nating makita sa naging buhay ni Brother Noah. Alam na po natin ang kwento. I think maliit pa lamang tayo mga bata na ikwento na sa atin yung patungkol sa Noah's Ark. So hindi ko na po ulitin yung kwento, pero ito po yung makukuha nating 11 rules na pwede nating matutunan sa kanyang naging experience o karanasan sa kamay ng Panginoon in those days. So rule number one, siyempre po, do not miss the boat. Because great opportunity knocks only once. Noong panahon ni Noah, alam na natin, wala pang nangyayaring ganong klase ng dilubyo noong panahon niya. That was the first time. The first time. Hindi pa po nabubuksan yung canopy ng kalangitan at hindi pa sila nakakakita ng ganong klase ng body of water. Wala pa. Kaya nga po may mga scientists na nagsasabi, it seems parang totoo na nung araw, nung panahon ng Eden especially, parang iisang tumpok lang ang lupa sa earth. Iisang tumpok. Kasi kung makikita nga po natin yung mapa ng earth, di ba? Parang pwede mong pagdikit-dikitin yung mga bansa kasi may korte siya. Ang tawag po nila doon ay Pangea. Isang buo lang daw ang lupa. So it seems meron silang point. At after nga lang po ng baha, kasi sinabi po sa Biblia, ano nangyari nung panahon ng pagbaha? Hindi po yung basta-basta lang. Ang sabi po sa Biblia, hindi lamang sa yung tubig nagmula sa taas, kundi most especially yung pong tubig nagmula sa ilalim ng lupa. Bumulwak mula sa ilalim ng lupa ang tubig. Ibig sabihin yung lupa po itself nagalaw. Hindi lamang po siya umulan ng 40 days and 40 nights, hindi lamang sa bumaha, kundi even the continents, the small, yung Pangea, yung isang buong tumpok ng lupa na yon, no, nagkahiwa-hiwalay because of that. Nagkaroon din ng earthquake. Hindi lang nabanggit nung araw kung meron na rin mga tsunami, but definitely, kung nagkaroon ng earthquake, nagkahiwa-hiwalay ang lupa, meron din pong malalaki mga tsunami or tidal waves ng mga panahon na yon. Kaya po walang nabuhay ni isa. Even the dinosaurs, hindi po nag-survive. Kahit yung mga nabubuhay sa ilalim ng tubig, nakikita po natin yung kapag may bagyo, maraming patay na isda. Ano, hindi sila marunong lumangoy? Hindi po. You know why? Kasi mga isda po, nabubuhay rin sila sa oxygen. Kaya po may gills yan, humihinga rin sila. Yung mga whales, yung ibang isda na walang gills, yung mga tumitira sa mga tubig, yung mga hippopotamus, yung mga crocodiles, meron po siya ng kakanyaman, natili sa ilalim ng tubig ng 30 minutes or more, pero aangat at aangat yan para huminga. Pag ganun pong merong dilubyo at nahalo kayang dagat, yung pong oxygen na di-deplete. Kaya po maraming isda po, namamatay din. Nakakauntog-untog na sila doon, di ba? Nadi-disorient, naliligaw, kung saan-saan napupunta. And of course, iba napupunta ng pangpang. So, malaking-malaking dilubyo worldwide, deluge, po ang nangyari noon. Kasi po, di ba, pag pinag-usapan natin ng Noah's Ark, ang cute ng mga animals, cuddly bears, tapos si Noah, ang cute-cute niya, ang kapal-kapal ng balbas. Kasi pinagaang yun para sa mga bata. Pero kung totoong eksena ang pag-uusapan natin, as per the Bible, kahindik-hindik po. Kasi pagbubuhos po ng puot ng Diyos yun. Especially ng magkasala ang tao nung panahon ni Noah, at magkaroon ng mga Nephilim, mga giants, mga anak ng demonyo sa mga babae, na anak naman ng tao. So, chapter 6 pa lang ng Genesis, imagine, chapter 1, nililikha pa lang ang lahat, chapter 6, ginugunaw na niya. Ganun po katindi ang kasalanan ng tao to the point. Chapter 6 pa lang ng Genesis, we wipe out na niya almost all living things. At dun nga po, merong Noah iniligtas ang Panginoon. And you know what? Ito pang magandang kwento. Kasi wala sa panghinagap nila yung ark itself. Wala pa po nag-e-exist ng mga boats by that time o malalaking mga bangka or barko. Wala pa. Kaya nga po pang babasahin natin yung kwento, pinagtatawanan ng mga tao si Noah at ang kanyang pamilya. Ngayon po, merong itinakda ang Panginoon. From day one na ginawa yung barko,
o yung ark, 120 years po kasing ginawa yung ark. 120 years. Kaya nung unang araw na binubuo na nila ni Noah sa tulong ng Panginoon, sa guidance ng Panginoon, which is the chief engineer ng ark, siya ang pumili ng materyales, siya ang nagbigay ng sukat and so on and so forth. Siya pa yung kauna-unahang greatest engineer and architect of all time. Kaya nga po may mga grupo ang tawag sa Diyos, the greatest architect, the master architect of all. Siya nagbigay kay Noah noon. Ngayon po, maraming tao pinagtatawanan. Pero alam na natin ang kwento, isang araw nga after 120 years. Kaya nga po sabi ng Panginoon, mula ngayon, 120 years na lang mabubuhay ang tao. Nung panahon nila yon, kasi nga po, 120 years gagawin yung ark, after 120 years, sila ay lilipuli na. Ngayon po kasi merong lumalampas ng 120. Yan po isa sa tanong kasi, at kailangan matalino tayong sumagot. Hindi sinabi po sa Genesis, sa panahon ni Noah, na 120 years na lang mabubuhay ang tao. Kasi ngayon po may lumalampas ang 120. Ano yan? Parang ang Bible yata maraming error. Tayo ang nagkakamali. Yung pong 120 years, yun yung panahon na nilikha ang arko hanggang matapos siya after ng dilubyo, patay silang lahat. Yun po ang ibig sabihin ng mula ngayon, 120 years na lang matbubuhay ang tao. Okay? Malinaw na po ba yun? Sa question and answer po yan, baka biglang itanong. Okay? Yun po ang ibig sabihin ng 120 years na lang kasi mayroong mas higit pa na nabubuhay sa 120 years. At ito na nga po, dumating yung dilubyo. Dito muna tayo. Alam natin ang kwento. Maraming nag-evangelize. Maraming tinawagan si Noah. Magsisin na kayo. Magsisin na kayo. Merong darating na dilubyo na hindi pa natin nararanasan mula noon hanggang sa mga panahon na ito. Sama na kayo dito. Magsisi kayo. Sumama kayo sa arko. Ayaw po ng lahat ng taong nabubuhay sa balat ng lupa by that time. Ayaw. So yung pamilya lamang ni Noah, yung kanyang mga anak at mga manugang lang ang talagang nakapasok sa ark. Kaya nga po, paminsan-minsan dumarating yan sa buhay natin, hindi man yung dilubyong katulad ng kay Noah, mga dilubyo ng problema sa buhay. Kahit po merong impending, hindi may iwasang problemang darating our way, kasi may mga ganun talaga. Kung tayo po mga sensitibong mga adult persons, ngayon pa lamang, nalalaman mo na kung yung ginagawa mo ngayon, dilubyo ang darating later on. I think, bilang adult person, alam natin yon. Itong gagawin ko ngayon, itong plano ko ngayon, pag sinigihan ko ito, nakikinikitin ako, mas malaking problema kalalabasan eh. Di ba? Nakikita po ng tao, kapag meron dilubyo ang darating sa buhay niya, sa ginagawa niya ngayon. Kasi itinuro ng Biblia yan, merong repercussions sa bawat kasalanan, di ba? Hindi lamang yon, yung kasalanan ng iba, madadamay ka rin. Yung kasalanan ng isang anak, buong pamilya madadamay, dadaanan ng dilubyo sa buhay. Ngayon po, merong itinalaga ang Panginoon na spiritual ark sa atin. And of course, that is the hand of the Lord. Diba? Pag yan, mukhang arko nga talaga eh. Diba? Ililigtas na ng Panginoon. He will come and save you, sabi nga po sa Old Testament. He will, definitely, God will come and He will save you and He will save us. So yun po, minsan lang yan, do not miss the boat. Yung pagkakataong maililigtas tayo ng Panginoon sa magitan ng gagawin nating desisyon, nagpagpasok dun sa presence na nais niyang pagpasokan natin. Yung pong ibig sabihin nun, spiritually nowadays, there's only one ark now, spiritual ark, na kung saan makakita tayo ng safety, ng refuge, and help in times of need, and that is the ark of the hand of our living God, our Lord Jesus Christ. Do not miss that. Alam naman po natin kung ano nangyari sa mga taong minis nila yung ark, di ba? Nabigla sila kasi po yung tubig, bigla na lang talagang tumaas. At meron tayong experience niyan, even us, nung panahon na undoy po, bakasyon ako noon, Bible study kami noon, naguulan ng malakas. Maya-maya po, naantala yung pagbabible study namin kasi talaga yung tubig po, ang bilis tumayo, umangat, nung panahon na undoy. Binabaha pa kami noon. Ang tagal bago nawala ng tubig. At alam natin, buong Pilipinas o yung area na nasasakupan ng bagyo, maraming mga napahamak o nasira. Diba yung kanilang mga ari-arian? Ang Panginoon, sa buhay natin, paminsan-minsan meron darating dilubyo. Minsan hindi mo kagagawan. Kagagawan ng iba. Kaso damay ka eh. Diba, kung isipin ninyo, kung tutusin, karamihan ng problema natin sa buhay, hindi naman talaga nagmula sa atin eh. Nagmula sa isa, sa membro sa pamilya. Madadamay ka lang kasi siyempre isang bangka lang tayo dito eh. Isang bangka lang ang pamilya, isang barangay lang tayo. Sakit ng kalingkingan, daman ng buong katawan. Kaya nga the most that we can do, huwag tayong pasaway.
Kasi pag tayo naging pasaway, buong pamilya natin damay. Ang kagandahan po sa pag-uusap natin ngayon, nadamay sa righteousness na meron kay Noah, yung kanyang mismong pamilya. Naisama ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, at yung kanyang mga manugang. So ulitin ko po, do not miss the boat. Do not miss yung opportunity na maranasan natin yung pagliligtas ng Diyos, spiritual diluvium man o yung nangyayaring diluvium ngayon sa ating buhay. Maring mapahamak yung mga material natin, mga pag-aari, pero ang mahalaga, yung ating kaluluwa hindi mapapahamak because of that. Because what matters most in the eyes of God is our soul. Our soul. Lahat po ng pangakong binigay ng Panginoon sa Biblia, spiritual. Konti lang po yung material. Kaya wag mag-focus ka. Sabi nga sa Biblia, wag kang mag-focus sa material. Kasi wisik lang yan. Nung talagang pagpapalang, ibibigay kayo sa inyo, which is spiritual. Spiritual there in heaven. Kaya nga po, ayaw ng Panginoon yung materialistic. Nag-i-enjoy ka sa isang something na hindi mo naman i-enjoy yan eternally. I-enjoyin mo lang habang nabubuhay ka. Ang ilang taon ka lang mabubuhay, 40, 60, 70, 80. Eh yung pinapangako ko, which is more than matter, more than the material things, eternal in heaven. Which is pinag-aaralan natin every Tuesday. So do not miss the boat. Number two. Medyo na nasaklawan ko na siya. Remember that we are all in the same boat. And that is with one goal, and that is to survive. Do not rock the boat. Nakasakay ka sa bangka, wala kang ginawa kung mag-inerte kang ganyan. Paano yung ibang nakasakay sa barko o sa bangka? Di ba, kailangan still lang tayo dun. Hindi po pwede yung naglalandian kayo dyan habang nasa isang balsa, sa isang bangka. Lulubog yun, syempre. Do not rock the boat. Huwag tayo maging dahilan kung bakit yung instead na safety na nga, nandahil sa pagiging pasaway natin, yung pagiging safe, nabawasan tuloy. Hala, okay na sana eh, dumating tong isang to, lagot na naman tayo nito. Huwag tayong pasaway, ulitin ko po. Pag may kapayapaan at pumasok tayo, dapat manatili yung kapayapaan. Hindi yung napakapayapa na ng mga tao, pagpasok mo sa buhay nila, wasak ang pamilya. Wasak ang barkadahan. Wasak ang gawain. Nagkagalit-galit ang mga members because of you. Huwag tayong ganun. Ayaw nun Diyos dun. Nung panahon po ni Jonah, itinatapon yun sa dagat. Alam niyo po yung kwento ni Jonah, leeway ng konti. Numalamang siya pala yung Jonah at kaya nangyayari sa kanila yung nangyayari na muntik lang lumubog yung barko dahil meron pinapagawa ang Diyos sa kanya, ayaw niyang gawin. Ano ginawa sa kanya? Di ba itinapon sa dagat? Kaya po, later on po, nung panahon ng mga pirates, nung 17th century, 18th, 17th, 16th century, panahon ng mga pirates, yun ang tawag nila, sino ang Jonah dito? Kumbaga, sino ang malas? Kumbaga sa term ng sandibutan, sino bang malas dito at nagkakaganto itong ating biyahe sa dagat? Ang tawag na nung araw, who is the Jonah? Who is the Jonah? Huwag tayo maging ganun. O ingat ka dyan, balita ko, sumali pala sa church niyan. Nung umalis dito yan, wasak ang simbahan. Para siyang ipo-ipo. Lahat ng daanan, wasak. So mag-ingat, huwag tayong ganun. Dapat pag pumasok tayo sa isang relasyon, pamilya man o yan, o barkadahan, or church, hindi nasisira yung pinupuntahan natin. Do not rock the boat. Ayaw po ng Diyos sa ganun. Gusto ba natin ng ganun? Pinapasok mo sa buhay mo, in a short span of time, nagkasiraan kayong mag-asawa? Nagkasiraan kayong mga magbabarkada? Nagkasiraan kayo sa church, sa ministry? Ayaw natin yun, di ba? Ayaw din po ng Diyos dun. Kung ako sa inyo, kung merong ganyan ngayon sa ating nalagitnaan, kausapin nyo na. Kung hindi ka magbabago at lagi mong sinisira ang relasyon sa bawat grupong sinasamahan mo, brother or sister, you're not welcome here. Especially kapag ayaw makinig. You're not welcome here. Maayos kami, dumating ka, nasira ang samahan. You are not welcome here. Especially ayaw mong magpasabi, sinasabihan ka namin, ina-advise ka namin, ayaw makinig, kinausap pa ng pastor, ayaw pa makinig. The door is open wide for you to leave. Okay? Hindi natin isasaalang-alang yung emosyon ng isa para sa kalagayan kapayapaan ng lahat. Do not rock the boat. Do not rock the church. Do not rock the family of ng may pamilya. Do not rock every relationship na pinapasok natin. Huwag tayong pasaway. We are here to worship the Lord and to survive this life in this wretched planet. One day, sama-sama tayong aalis dito.
No? Kasama siya yung pasaway kung hindi na siya magiging pasaway. Number three, siyempre naman, di ba? Plan ahead. Kaya nga po, 120 years muna ang lumipas. Napaka-amazing ng pagkakagawa ng ark. Kayo na pong bahala magbasa. I'm telling you, hanggang kaliit-liit ang detalye nung arko ni Noah ibinigay ng Diyos sa kanya. Anong klaseng alketran ang ilalagay mo? Anong klaseng kahoy ang ilalagay mo? Anong sukat dapat? Diyos po ang nagbigay. Pagdating po sa may mga importanteng details ng buhay, ganun po kadetalyado ang Diyos. Especially kung kaligtasan mo at pamilya mong pinag-uusapan natin. Ganun ka-intricate, ganun ka-detalyado, ganun ka-fearful yung klase ng pagkilos ng Diyos sa buhay natin. At ganun po nangyari doon. Diba, kinausap muna ng Panginoon si ano? Siyempre si Noah, kasi by that time, siya lang yung righteous. Imagine, maraming na pong tao sa chapter 6 ng Genesis. Maraming na sila. Ang sabi pa si Biblia, hindi na sila mabilang. It's like this day sa panahon natin. Kaya nga po, alam niyo sa mga ilalim ng dagat, sa kaya ilalim, hindi lamang sa ibabo, kundi ka ilalim-ilaliman ng lupa ng dagat, may mga buto po dyan. Buto ng mga taong ano, napahamak ng panahon ni Noah. You know this planet, mga kapatid ko, isipin ninyo, this planet, this physical earth, punong-puno ng mga kalansay ng mga tao. At majority po ng mga kalansay na yan, kalansay ng mga taong napahamak dahil sa hindi nila pagkilala sa Diyos. Para pong wala yung pinagkaiba, nung lumabas si Moses mula sa Egypt, papuntang promise lang sa Canaan, along the way for 40 years, maraming bangkay silang naibaon doon. Mga taong namatay sa parusa ng Diyos, mga hindi umabot sa pangako. Kasi po, one lifetime ang inabot bago makarating ang mga Israelita from Egypt to Canaan. One lifetime, that is 40 years. Sa Bible po, yung 40 years, one lifetime na yon. Kaya minsan ang Panginoon, or kadalasan, pag nagparusa siya, 40 years ng 40 years lagi, laging 40 years. And for 40 years, or for 70 years, or what, laging lifetime. Why? Para mapuksa muna yung mga pasaway along the way. Kaya po yung nakarating sa promised land, hindi na yun po yung mga original na lumabas sa Egypt. Kasi niligtas na nga ng Panginoon from Egypt, nagpakasaway pa along the way, nangamatay sila isa-isa along the way, hindi nakarating sa promised land. Puro kalansay nila ngayon, no? Kung meron lang pang detect ng mga kalansay, malalaman mo sa banagdaan ng mga Israelita. Maraming mga buto. Tama, November 1, 'di ba? Anyway, All Saints Day ngayon, Saints. Yung All Souls Day bukas pa 'yon. Anyway, gusto ng Pilipinas unang araw ng November, fine. So 'yun po. Plan ahead, and of course, kasama sa mga pagpaplano, yung ayusin naman natin. Si Noah, isipin ninyo kung hindi niya sinunod yung master plan ng Diyos. Sa tingin natin, magiging tagumpay yung plano. Kasi gagamitin siya ng Panginoon. God is perfect. Pero yung human na ginagamit niya, hindi. But maraming salamat sa Panginoon, yung planong binigay niya, yung perfect plan na binigay niya kay Noah, ginawa rin naman ni Noah fearfully and with all faith sa Diyos. Ginawa niya kasama yung kanyang pamilya. So, dapat po nagpaplano ahead. Hindi po yung ngayon now na. Kasi itong generation na ito, now na generation kasi ito eh. Kaya marami ngayon laging nagsisisi. Kung hindi ko sana ginawa yun, kung hindi ko sana ginawa ito, kung nakinig sana ako sa God, kung nakinig sana ako sa konsensya ko, yan na lang ngayon ang kaya mong harapin. Yung sana pala, hindi. Pero kung sa beginning pa lang, I believe in my heart, kung tayo matured enough, we can see, as in we can see the future, na anumang gagawin natin today. Gumawa ka ng something na kalokohan ngayon, alam mo naman magiging bunga niyan after few years, right? Hindi lang after few years, after few months. Ginawa mo pa rin, o harapin mo ngayon. Lahat ng dapat mong harapin, ginusto mo yan eh. Gusto mo, now na? Kakikita mo lang sa kanya, mahal mo na kaagad? Okay. Lifetime mong dadalhin yan, siyempre. Pero maraming salamat sa Panginoon, tutulungan ka pa rin ng Diyos. Marami siyang provision na ibibigay na habang dadadala mo sa balikat yung bunga ng kasalanan ginawa mo, andyan ang kanyang kamay. Oops, hindi ka pa rin talaga papabayaan ng Panginoon. Ganon kabuti ang ating Diyos ng buhay. So plan ahead para maging maayos ang lahat
After 120 years, perfectly, nung dumating yung delubyo, ayos na yung ark, yung barko by that time. Wala na, naku, nakalimutan natin yung timon. Naku, nakalimutan natin yung anchor. Wala po yan. Kapag tama ang planning, walang mamimiss. Okay? Yung mga magbabiyahe po, please, kung kailan paalis na yung bus o train, saka, ayun nga pala, ayun nga pala. Pakisabi kayo ano, ang tagal nilang nagstay doon, nagkuntuan ng kung ano-ano, mga kuryente o telenovela, nakakain ng junk foods doon. Nung paalis na, tumatakbo na yung bus, nakasakay na yung tao, saka, ay, pakihabol nga pala itong ganito, yung ganyan. Kung planado po lahat, hindi mangyayari yung ganon. Doon po kadalasan nagkakaroon ng kapalpakan, palpak-palpak along the way. Hindi well-laid plan. Hassle after hassle after hassle ang mangyayari. Sa dulo pa rin, anong gagawin ng Panginoon? I will still help you. Huwag naman tayong pasaway, huwag naman tayong lagi na lang ang Diyos ang lagi nating tinatakbo na pahihirapan natin ng Panginoon sa sinimula nating walang kaplano-plano. Rule number 4. Ito, bagay na bagay sa atin, siyempre. Stay fit. Why? Huge tasks disregards age. 300 plus na po si Noah by that time. Matanda na siya. Masabagay, baka yung 300 plus, parang 30 years old pa lang siya by that time. Pinag-uusapan nga natin sa Book of Revelation, di ba? Sa millennium. Di ba? But then again, hindi lamang siya 200, 300 more or less si Noah nung simulan nilang gawin yung ark. Ganun po kahaba ang buhay ng mga tao nung kaya mabilis silang dumami. Mabilis, dumami. Kanina na ikwento ko, yung ang gusto ng Panginoon, bibigyan kita ng plano, at gusto ko, gagawin mo siya sa kapamaraan ng gusto ko. Ang buhay Kristiyano po, ganun din. Kaya po tayo nagbabasa ng Bible, nagba-Bible study ng madalas, na sa ganun malaman natin ang kalooban ng Diyos through the Bible, at malaman din natin paano natin isa sa katuparan yung kalooban niya. Wala pong kanya-kanya sa real Christianity. Diyan po dumami ang reliyon. Babasahin ng Bible, ah, sa palagay ko, ang ibig sabihin nito, pwede ako mag-asawa ng marami. Hindi po nakukuha sa palagay ang pagkakaintindi sa Word of God. Kaya po, minsan, hanggat maaari iwasan natin yung palagay mo, anong ibig sabihin nito? Kung magtatanong man tayo ng ganun, huwag mong tapusin na, oh, tama yung palagay niya. No, maraming salamat, Panginoon, sa inyong revelation sa pamagitan ng palagay ng kapatid na ito. This will never work. Magiging kulto tayo along the way. Kunin natin ang palagay ng lahat, pero ano po ba ang palagay ng Diyos? Basahin din nasan sa Biblia. Kasi malinaw din naman po sa Biblia kung ano talaga yung gustong pakahulugan ng Panginoon sa mga sinabi niya. Always go back to the Bible. Hindi tayo titigil sa palagay ko, palagay niya. Pagsama-samay natin, bahala na ang Diyos dyan. Nasa Bible na po lahat dyan. Okay? Tamang pag-aaral lang ng Biblia. Adhere. Mag-stick sa sinasabi ng Bible. Stay fit. 120 years magtatrabaho ng heavy work si Noah at ang kanyang pamilya. Even yung mga babae po, wala doon yung mga, ano ka, prinsesa ka dyan? Hindi. Pati mga babae po nagtatrabaho. Yung kaya lang gawin ng kanilang mga kamay. Hindi lamang sa pagluluto, siyempre. Maraming ginawa ang mga babae by that time. Inalabang habang nagbubuhat ng malalaking kahoy yung mga lalaki, pinapawis-pawisan dyan, di ba? Inom pa muna ng buko juice or what? Marami pong tulong ang mga babae by that time. Para hindi sila, pabigat pa sa mga lalaki. Yung mga hindi na magagawa ng mga lalaki dahil nga ang bibigat na ng mga ginagawa for the Lord for 120 years, mga babae po nakasuporta. Opo. Actively, tumutulong po yung mga babae. Hindi, tumusuporta naman ako sa kanya morally. Hindi po enough yung moral lang, moral support. Hindi, pinagpe-pray ko naman silang huwag, dagdagan ng Lord ng lakas nila. Eh, ikaw yung lakas mo, nasan? Gamitin mo rin para sa Panginoon. Help. Kasi yun po yung nangyari sa pamilyang ito ni Noah. At they are, tagang fit sila by that time. Una, wala pang junk foods nung araw. Di ba? Wala pang saturated fats. Wala pa silang magic sarap nung mga time na yon. Walang betchin. Walang sangkaterbang asin na nilalagay. Hindi sila puro carbs. Yung mga calorie nila, tama lang. Kaya napakalin ang kalang mga pangatawan. Why? Kasi may papagawa ang Panginoon. We must be fit. Paano kang gagamitin ng Diyos kung lalampalampa tayo physically? Hindi, sa tulong ng Holy Spirit. Come on! Cliché yun eh. Cliché. Tutulong talaga ang Holy Spirit. Pero ano ba gagamitin ng Holy Spirit sa'yo? Yung katawan natin, di ba?
stay fit. Para magamit tayo ng Panginoon sa kanyang gawain, stay fit. Isa po yan sa responsibilidad ng mga evangelists. Nasa ganun, hindi yung along the way, minsan habang nag-share ka ng word of God, ha, after ng mahabang biyahe, marami salamat, nakarating na kami sa bahay mo, islaw. Ito nga ang word of God. Inatake bigla. No, ang taas ng calorie, high blood. Kaya nga, di ba, nung panahon ni Joshua, hindi uuso dun yung mga tataba-taba. Dapat fit silang lahat. Kaya nga po, mayroong mga pinagbabawal na pagkain, di ba? Kung titignan po niyo yung mga pinagbabawal na pagkain, yun po yung mga nagbibigay ng sakit kasi sa mga tao. Kasi lalaban sila sa digmaan, sa katerbang digmaan, hanggang nandun na sa promised land, sa katerbang digmaan pa rin, hindi po pwedeng habang ikaw eh, paluso pa rin sa kalaban, bumagsak ka na lang dyan, epileptic, o ano kaya, yan nga, inatake sa puso. Iba naman, meron nga po nagpaalam doon minsan, ay nalimutan ko lang, ang nakakatawa siya eh, gusto nang bumalik sa camp. Nalimutan ko yung eksena na yun, yung reason, pero nakakatawa po siya. Meron siyang ibang priority. Bakit ka naman babalik sa kampo? Ano gagawin mo dun? Meron siyang sariling priority. No? Huwag tayong ganun. Kapag nasa kasagsagan ng gawain, nasa kasagsagan ng pagsisilbi sa Diyos, hindi ikaw yung pwedeng bigla kang nawawala habang lahat actively nagsisilbi sa Diyos. Nasaan ka? Natutulog ka sa kwarto mo? Nakaupo ka sa upuan mo, natutulog ka? Hindi po, hindi maganda sa mata ng Diyos yun. Ganun po nangyari nung panahon noon. Saan ka pupunta ngayon? Ang dami mong dahilan. Even King David himself, kinwestiyon siya na isang propeta. Yung mga tao mo, nasa battlefield, ikaw ang prenteng-prente ka sa kastilyo? What are you doing here? Ang mga hari po, nasa unahan ng battlefield. Hindi nasa likod at kakain-kain na ng ubas doon. Nabalitaan nyo na lang ako ha, kung nanalo tayo o hindi, para makapagbalot-balot na kung sakaling hindi or what. Hindi po, ang hari para siyang captain of the ship. Pag lumubog ang kaharian, una siyang lulubog. Pag lumubog ang barko, una siyang lulubog. Yun po tayong lahat. Yun po tayong lahat. Ang sabi ng Panginoon, hindi kita nilikha para gawin kitang buntot. Ang pagkakalikha ko sa inyong lahat para maging ulo kayo, pangunahin. So kung sino man sa atin dito ngayon ang mayroong buntot mentality, you're not doing your part. You're a cheater. Hindi may ginagawa yung pagkakalikha ng Diyos sa'yo, so God is not okay with that. Nasa Bible po yun. Walang buntot dito. Lahat po ulo. Nasa Biblia. Okay, so stay fit dahil merong tasks. Merong active task na dapat ginagawa ang isang Kristiyano. Meron, hindi. Eh, kuya, kasi pagtapos ng gawain talaga, uwi na kami, trabaho ka agad. Meron pa rin. Meron po. At matagal natin kinukwento, i-chat mo yung pamilya mo about the Lord. Instead na lagi ka nagpo-post ng mga kwentong Koreano sa Facebook mo, si Jesus ang ikwento mo. Marami po tayo magagawang ganun. Para dun po ang social media. Para yung mga kaibigan natin, at mga pseudo-friends, maabutan natin ng Word of God. So, hindi ka man nakakadala ng prayer meeting, hindi ka man nakakadala ng Bible study. What about the Word na nasa iyo na? Share it. No? I-share natin, marami pa tayo magagawa. At again, ulitin ko po, biblical po, itong katawan nito, nag-iisa lang yan. Hindi po natin pwedeng ilipat yung kaluluwa natin sa mas batang katawan. Itong katawan na taglay natin ngayon, ito na yon habang buhay hanggang sa tayo mamatay. So take care of this one and only vessel, tent, or body na kinalalagyan ng katawan natin ngayon. Ulitin ko po, the battle is real. Kung hihina-hina ang mga katawan na ito, paano ka na makakalaban ngayon? Diba? Sa mga ginagamit ng kalaban. Spiritual ang battle, pero normal human physical beings po ang kinakaharapan natin. So dapat malakas din ang mga katawan na ito. Hindi lamang yun, rule number 5. Habang ginagawa po kasi ni Noah ng pamilya niya yung ark, ayan na ang mga critics, mga mapanirang puri, tukso ng tukso. Ang sabi po sa rule number 5, huwag kang makinig sa mga critics. Just get on with the job that needs to be done. Mapa-spiritual po or mapatrabaho natin sa labas, sa ating professional life, hayaan may mga critic. Especially po kay Noah, alam niya ang Diyos ang nakapag-usap sa kanya.
120 years na lang eh. At alam din ni Noah, using his mind, his own intellect, never talagang nagbaha ng panahon niya. Mula noon hanggang sa panahon niya, never na umulan ng ganung kalakas. Kaya, even yung boats, yung mga bagay na parang napaka-foreign for them. Kaya nung makita po itong mga kapitbahay, mga evil ng mga kapitbahay, mga tao by that time, pinagtatawanan po sila. Imagine this. 120 years silang inaalimura ng kanilang kapwa. 120 years silang kinikriticize. 120 years silang pinagtatawanan. 120 years. Ang tibay, di ba? Saan na kinuha yung tibay nila? Sa Panginoon. Because they know the word of God. Sa atin, ganun din, especially mga bago, di ba? Oh, nag-abroad ka lang, naging born again ka na. Lahat po tayo nakakaranas niyan. Ang tunay naging Kristiyano, kukwestiyonin ng tao around them. Ang tunay na naging born again naging Kristiyano, malalagasan ng kaibigan. Pag yan po, hindi nangyari yan, maybe we are closet Christians. Hindi talaga natin pinapakita, hindi talaga natin inihahayag sa kanila. Yung bang tipong abroad Christian lang, huwag tayo magiging abroad Christian lang na pag uwi mo sa Pilipinas, hindi ka na ulit Christian. Kasi wala talaga sila mapapansin, wala kang makakasamang critics, katulad po na nangyayari kay Noah. Si Noah po, may mga pamilya siya. And you know what, yung mga taong nagkikritisa sa kanila, one way or the other, mga pinsan sa tuhod, ikalawang pinsan or tiyuhin. Kasi kagagaling lang laki Adan eh. Kagagaling na kay Adan sa mag-asawang yon, lahat sila magkakamag-anak na dumami ng todo nung panahon niya, yun din naman nagkikritisize kay Noah at ang kanyang pamilya. Mga tiyahin, mga tiyuhin, kasi yun lang pamilyang yun eh. Kumusta yung tiyahin niya, tiyo niya? Yung mga kapatid ni Noah, kung meron siyang kapatid, yung mga pinsan niya, yung mga pamangkin niya, yung mga apo niya, all of those people, nakapamilya ni Noah, nagkikritisize sa kanya for 120 years. Nakita po ba natin na hindi pala parang fairy tale lang ang Noah's Ark? Yun po ang tunay na nangyari by the time. Pero they never listen sa mga detractors na ito. Mag-focus tayo sa pinapagawa ng Panginoon and that's it. So sa atin po, ganun din. Ulitin ko po sa mga bago, maaaring dumarating kayo sa time ngayon na kinu-question tayo ng mga mahal natin sa buhay. You know that what you're doing is for the Lord? Nung sumali pa kayo sa GCC, naging evil kayo? Meron ba sa atin ditong naging born again tapos lalong sumama ang kanyang kaluluwa? Yung kanyang yung buto, ay ano nangyari sa buto ko? Nag-born again na ako, umiitim ang buto ko. Meron bang nangyaring ganun? Wala, di ba? At patunayan natin sa kanila yon by doing good. Una sa harap ng Panginoon at sa kanilang harapan din naman. I'm telling us, mga kapatid, hindi sila maniniwala sa atin kung sino ka noon, yung ka pa rin ngayon. Nakadauwi ka ng Pilipinas, born again ka lang sa abroad, pero sa Pilipinas, born against ka na ulit, o burn again, hindi sila maniniwala. Katatawanan lang tayo sa kanila. So yun po ang naging kalagay ni Noah, at marami pa ang iba. Rule number 6, of course, for safety's sake, travel in pairs, patungkol naman po sa mga animals. Hindi lang naman, of course, alam natin, hindi lang for safety's sake yon. Kuhawa naman yung ipis, mag-isa lang siya, baka mapahamak siya. Dapat may ka-partner siyang ipis. Of course, it's more than that. Just what Noah did upon the instruction of God to gather all the animals in pairs. Alam naman natin kung bakit pairs yun, di ba? Pares-pares. Mga kapatid, yung pong mga pares ng animals na kinuha ni Noah, hindi po parehong lalaki. Yung mga leon po, hindi parehong lalaki. Yung mga kabayo, hindi parehong babae. Lalaki at babaeng animal po ang kanyang kinuha. Why? For what? Procreation, of course. Upang mula sa dalawang babae at lalaking animals na ito, dadami uli sila. Now imagine, yung ginagawa ng mundo ngayon, lalaki sa lalaki, babae sa babae, this world will end soon. Makapag-procreate ba sila on their own? Ang lalaki, ang talalaki ba? Pag nagtalik sila, magkakaroon sila ng baby on their own? They will not. Kapag ang mundong ito, napuno ng mga katulad nila, na kinamumuhian ng Diyos, this world soon enough will die. Dahil wala nang ipanganganak na bagong kaluluwa sa planetang ito. Pero maraming salamat sa Panginoon, hindi po sa ganun titigil ang mundo. May plano rin ng Panginoon. Kung ako ang lumikha ng mundo, ako rin ang magpapatigil. Ako nagpasimula, ako magpapatigil. Ako ang lumikha, akong huwawasak. Hindi sila. Kasi kung ilalagay natin sa kamay ng tao
ang pagkawasak ng mundo, in few years, this earth will be destroyed. Simply because wala nang batang ipanganganak. Kasi yung mga babae, nag-asawa. Lalaki sa lalaki, nag-asawa sila. Wala nang baby. Wala, ano nasa ng future? No more future ever, this earth will die. Number one, mamamatay, humans. Our race will die. Lahat ng infrastructure, mawawasak lahat kasi walang nagme-maintain. In sandaling panahon lang, mga kapatid, this earth, this will be nothing. Nakita ninyo yung repercussion ng mga ganyang klase ng ginagawa ng mundo ngayon? Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Isa po yan sa reason kung bakit ang Panginoon, winasak niya yung panahon ni Noah. Gumagawa na lang sila ng ganyang klase ng kahalayan, mga kabastusan sa Diyos. So, chapter 6 pa lang ng Genesis, wasak na. Dilubyo na kaagad. We wipe out niya lahat. At nagsimula sa isang pamilya. Yun po ang dahilan kung bakit in pairs. At ulitin ko po, yung leon, hindi parehong lalaki. Babae at lalaking leon. Babae at lalaki, babae at lalaki, babae at lalaki. Walang space sa ark. Pwede po ba itong babae at lalaking leon, tapos may isa pang lalaki o isa pang babae? Or what? Wala pong ganun. Dalawa lang. Kasi dalawa lang ang nilikha ng Diyos. Si Adan, si Eva, lalaki at babae. Wala nang iba pa. Yung nakikita natin ngayong ibang-ibang klase ng mga genders, galing na kay Satanas yung mga yan. Which is based saan? Sa lie. Kasinungalingan mismo ng mga taong member ng mga grupo na yan. Kasinungalingan, in-embrace nila, pinili lang paniwalaan yung kasinungalingan at pinilit lang kalimutan na merong Diyos na nasa langit. They know that there is God. Sabi po yan sa Romans chapter 1. These people, they know that there is a God. Merong Yahweh, merong Elohim, merong Jesus Christ, but what? Tinalikuran nila ang Diyos. Pues, simple lang po mga kapatid, ano nangyayari sa isang taong tumatalikod sa Diyos? It's either harapin mo yung dilubyo ng panahon ni Noah or harapin mo yung impyerno sa darating na panahon. Do not turn your back against God. Pag tinalikuran mo ang Diyos, kahirapang walang pangalawa ang nasa likuran. Rule number 7. Speed is not always an advantage. O nga po pala, yung nga po palang ark, walang timon yan. Wala pang sinabi sa Biblia yung rudder, yung nagtuturo sa bangka kung saan pupunta. Wala po yun. Alam mo yung bakit walang rudder, yung ark? It will be the Lord na magsasabi kung saan pupunta yung arko. It's a wonderful, wonderful story. Saka nakakita ng bangka ngayon, walang timon. Di ba nawawala sa sarili? Mga baliw lang ang gumagawa nun. Saka nakakita ng mga cruise liners, ng mga barko, walang timon, walang manibela. Baliw lang ang gumagawa nun. Pero nung panahon po ni Noah, hindi mo kailangan yan, Noah. You are not the captain of the ship. Hindi ikaw ang magde-decide kung saan kayo pupunta. It's me. So walang timon ang barko, ang Diyos ang timon ng Noah's Ark. Dapat ganun din po ang buhay natin. Dapat si Kristo na ang tsuper ng ating buhay, hindi tayo. Dapat yung manibela ng buhay natin, hindi na natin hawak. Dapat si Jesus na po yun. Remember that. Remember that. Kaya nga po, pag unti-unti natin binabalik na naman yung kamay natin sa manibela ng buhay natin, sigurado na ang pupunta mo yung gusto mo lang. At ano yung gusto ng tao? Mga bagay na pawang kapahamakan lamang. So let the Lord steer the wheel. O tanggalin ko yung wheel, Panginoon, ikaw na ang siyang bahala. Ikaw ang captain of this ship. Ikaw nang bahala kung saan pupunta. At yun po yung nangyari by that time. At yun pong yung arko, parang pag ganun-ganun lang siya. Sa dagat. As if kung ako si Noah, ano ba ito? Ano ba yung plano ng Panginoon? Lulutang-lutang lang tayo dito or what? So hindi siya mabilis. Hindi siya, actually yung ark, hindi siya, ano muna, pupunta tayo sa north. O hilahin mo itong lubid na ito para medyo pumunta naman tayo sa south or what, sa left or right. Wala pong ganun. Wala. Totally, God is in control. And you know what? Ang isa pang wonder, yung pong Noah's Ark, hindi totoo yung sinasabi sa movie na maraming mga bintana. Selyado po siya. Kasi umuulan for 40 days and 40 nights, hindi lamang po baha pinag-usapan natin, mga tsunami na humahampas sa kanya. Wala siyang mga ports na kung saan, mga butas na pwedeng pasukan ng tubig. Sarado po. Physically, Noah and his family in the Ark is blind. They never know kung ano nangyayari sa labas, kung saan sila pumupunta. But then again, ang Diyos ang nagsabi noon, I will be the eye.
I will be the captain of your ship. Ako rin ang mata. Ako rin magsasabi kung kailan, kung saan titigil ang inyong paglalayag. Napaka-wonderful ng kwentong ito ng Noah's Ark na hindi niya mababasa sa mga comics o mapapanood sa pelikula na puro palso rin naman. So, balik tayo sa speed. Slow and fast animals are on board together. Nandiyan yung pagong, nandiyan yung rabbit. Diba? Nandiyan sila pareho. Hindi lamang yun, hindi lamang nandun yung mga mababagal, hindi lamang nandun yung mga mabibilis, nandun din yung mga maliliit at nandun din yung mga malalaki. Di ba? Yung being small and being big, yung being fast and being slow, has nothing to do. Pag tayo pumasok sa arko ng Diyos, ang lahat ay pantay-pantay. Katulad sa simbahang ito, bakit hindi natin tinatawag ang sarili natin sa profession na meron tayo? Why? We only call ourselves brothers and sisters. I know meron sa inyo na sanay na lang tinatawag niya sa profession niya isang kapatiran. Pero to be honest with you, we should call ourselves brother. Brother Alphonse, Sister Japs. Diba? Kasi pantay-pantay tayo. Pag tayo pumasok sa kamay ng Diyos, pantay-pantay tayong lahat. Hindi po pinag-uusapan, ulitin ko po, hindi dapat pinag-uusapan dito yung profession ng tao. Kasi kung gagamitin nyo yun sa isa, gamitin nyo na sa lahat. Alam ba, si Kuya Bernard, engineer siya. Ito po nga pala, engineer Bernard. Nurse Jat. Mechanic si Kuya Alphonse. Mechanic Alphonse. Graphic designer ko. Graphic designer Eric. Kuya Eric. Ang haba, Kuya Eric. Look at this. Tell me, nasa katinuan ba ako sinasabi ko yun o hindi? Kung gagamitin mo sa isa ang profession bilang title niya, bakit hindi mo gagamitin sa lahat? Why? So this is only for me? Imulunat ko ng mga kaisipan ninyong lahat? Why don't just call ourselves brothers and sisters? Nanay and tatay. Since tayo naman, nasa kamay ng Diyos, walang malaki, walang maliit, walang mabilis, walang mabagal. Madali ba maintindihan yung sinasabi ko? Amen. Hindi nyo na kinakailangan i-decipher, di ba? I'm saying it's truth. Ulitin ko po, wala akong gustong sabihin, kundi itama lang natin ating mga sarili. Kasi there will be this lingering question. Bakit ganun ang tawag sa kanya, samantalang ikaw hindi ka naman tinatawag sa profession mo? Right or left? Okay, so pantay-pantay lang lahat. Rule number 8. Ito ngayon. Siyempre, ang tagal-tagal na sa loob ng barko. Diba? Nung tumirigil po kasi yung baha, yung ulan sa kayong yung tubig, hinihintay nila yung umatumpay, mag-settle down. Matagal po, nabasa ko po, na para totally mag-settle down, tumigil sa lupa, makalabas sila Noah, it's almost a year. 1 year. Ang tagal. Kung meron nga po palang lagusan para doon sa arko, yun yung lagusan na kung saan inilabas ni Noah. Diba? Nagpalabas siya minsan ng dalawang klase ng ibon, para malaman. Sa iba na po natin pag-usapan yun. Masyadong maraming wonderful things na nangyayari po sa mismong tatpo na yun. Baka masyado akong lumihis ng aking mga pinag-usapan. When you are stressed, and sabi niya, float a while. Sit back and relax. There's always time for reassessments. Alam niyo, yun ang kagandahan kapag tayo, tama po yung lumalabas-labas minsan. Of course, lalo na sa bansang ito, walang problema. Even me, hinahanap ko yun. Kaya nga mahabang nandiyan si Mia, sinasamantala ko siya. Nakakalabas ako ngayon. Pero kasi pag ako mag-isa, wala akong ganang lumabas. Ang sabi po dito, katulad nilang nandun lang sa loob ng arko, naghihintay. Ang tagal na natin dito, mag-iisang taon na, what's happening here? Relax and sit back. Kasi meron pang ginagawa ang Panginoon. Patience is a virtue. May i-apply po natin yan sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Be patient. Tagal mo nang pinagpe-pray yan, hindi pa rin dumarating, almost a year na or lagpas na isang taon. Be patient, relax for a while. Habang naghihintay ka, magsilbi ka sa Diyos. Gawin mo yung normal na dapat mong gawin sa buhay mo. That day will come. Kasi sila Noah po, naghintay lang naman sila eh. Wala naman siya, Noah, promise, sa araw na ito, lalabas na kayo or what? Wala naman mga ganun eh. Tingnan ko yung calendar ko, baka... Wala. Totally, nananangan lang sila sa magiging pakikipag-usap ng Diyos sa kanila kung kailan mangyayari yung dapat nilang gawin. Saka yung wisdom of God nga, binigay sa kanila what to do inside. So bagay, yung isang taon siguro, hindi na rin masyado maiksi yun. Ang dami lang aalagaan eh.
Isipin mo lahat ng klase ng hayop nandun. Pakakainin mo yun. For 1 year, kasi nun lang may mga anak na dun. Yung baboy pag nanganak, ilang kaagad ang anak nun, mga biik. Right? Yung mga pagkain nila, lulutuin yun, siyempre, sa loob. So, marami rin pa nang gagawin sa loob ng ark habang naghihintay. So, sa atin din naman ganun. While waiting, kung kailan bubuksan ng Panginoon, itong bintana na ito, itong pintuan na ito, serve the Lord, magpaka-busy tayo sa mga bagay na nais niya ipagawa sa atin. Rule number 9. Ayan na ngayon, dumating yung time. Nagsettle na yung ark sa isang lugar. Build your future on high ground. When Noah's ark finally rested and he began unloading his cargo, imagine ano yung buksan yung pintong napakalaki. Unti-unti yung liwanag pumapasok sa loob ng ark na ganun. Imagine that feeling. Tapos pa rin yung mga unggoy. Yung mga unggoy, syempre excited din. Yung mga baboy, yung mga animals, excited sila. Ah, hala, ah, yung kulay natin, nag-iiba na, kailangan natin ng vitamin D. Parating tayo nangihina. Nung bumubukas na siyang ganyan, imagine yung experience. Yung nararamdaman ng excitement by that time. So, when Noah's ark finally rested and he began to unload his cargo, the ark was settled on high ground. Ang tawag po na din, Mount Ararat. Now, by that time, yun yung pinakamataas na bundok sa lugar na kinalalagyan nila. Doon, inilagay ng Diyos, pinagsettle ng Diyos yung ark sa itaas, sa high ground. Napakabuti ng Diyos, di ba? Kasi na yun, doon pala sila, pagtingin na, ano to? Nasa ilalim sila. Pero hindi po. Since kontrolado ng Lord ang lahat, doon sila nagsettle sa high ground. Ganun din po sa atin. Kasi alam niyo po ba kung bakit high ground? Kasi po yung mga altar ng Diyos, sa high ground talaga nilalagay. Why? Para nakikita ng lahat. Pag sila po nag-aalay ng animal sa nisunog, nakikita naman nasa ibaba yung alay na pumapaitaas sa Diyos. So that everybody can see kung ano yung binibigay mo na handog sa Diyos. Kaya nga po, mga pulpits, mas mataas yan sa regular na platform. Kasi po, biblical yon. Altars are higher. So we can see, kahit paano nababanaag mo, kung paano yung mga usok na yon na from the sacrifices, pumapailan lang para maging mabangong samyo sa ating Panginoon. Kasi po, after a while, nung okay na lahat kapag settled sila, si Noah po, nagtayo ng altar. Doon mismo sa lugar na yon. Kinonquer nila yung lugar na yon. Kinuha nila mula sa earth na nasira by that time at ibinalik nila sa ating Panginoon. So tayo man po, do not settle on low ground. We must settle on high ground. Ang ibig sabihin po, kung saan malapit ang Diyos, doon tayo magsettle. Huwag tayong lalayo sa Diyos. Pag lumayo tayo sa Diyos, andyan yung nawawala yung init mula sa Kanya, manlalamig tayo. Parang physical sun lang yan. Pag natapatan ka, napaka-warm, dumaan ka lang sa ilalim ng bridge at nawala yung sikat ng araw, ang ginaw. Yun po ang mangyayari kapag tayo lumayo sa init ng Diyos, talagang manlalamig tayo. Ang hirap po kapag tayo nagtagal na malayo sa init ng Diyos, baka magka-gangrene na tayo. Unti-unti, hindi mo alam, sa panlalamig mo sa Diyos, kinakain na pala ng bulok na laman ang iyong katawan, gangrene, hanggang isang araw wala ka nang magawa. Delikado po sa isang Kristiyano yung nagba-backslide. Later on po, pag-usapan natin ano ba yung backsliding at ano ba yung mga signs na ang isang Kristiyano pala nagba-backslide. Yes, next Friday po natin pag-usapan yan. Okay? Next Friday. Kaya po mong worship leader, alam nyo na. Huwag nyo na akong tanungin kung ano ang message sa sasabihin. Hindi, naibigay na pala. Okay, naibigay na pala. So, build our future on high ground and that is sa kamay mismo ng ating Panginoon. Huwag tayong lumayo sa source ng life, and that is God alone. Rule number 10, Noah's ark was built by amateurs. Wala silang background na pagiging karpentero, hindi rin naman sila mga seaman. Wala. Wala bang ganun by that time. Pero yung Titanic naman, built by professionals na 1912. Pero ano yung lumutang na matagal na ligtas? Ano naman yung lumubog kaagad? Konting sadsad lang sa iceberg. Yung Titanic, konting sadsad. Ayun po, alam po ba yun, napaka-ironic ng kwento ng Titanic. Yung pong Titanic, ang talagang pangalan niya, ang alias niya, Unsinkable Titanic. Yung pang word na Titanic, Titan, giant pong ibig sabihin nun. Pride ng tao ang dahilan kung bakit namatay doon sa Titanic disaster na yun noong 1912. Kayabangan ng tao. Wala pong yari ang tao sa kanyang using his own hand na magtatagal.
Pero ano man ang ginawa ng Panginoon, kahit kahoy lang yan, it will last. Hanggang kinakailangan ng Diyos, it will last. Magtatagal at matatagal at magagamit niya for His own glory. So, sinong kukunin natin engineer? Yung engineer ba ng Titanic o si Engineer Noah? Of course, doon na tayo kay Noah dahil sumasa kanya ang Diyos. At panghuli po, syempre, ito na yung pangako ng Panginoon. Rule 11, look for the rainbow. Opo, nasa kabilang slide po yan. Rule 11, look for the rainbow. No matter how big the storm is, if you have faith in God, remember that there will always be a rainbow waiting. Confirming the promise of God after a big flood or a big storm in our lives. Ito yung totoong rainbow, hindi yung rainbow ngayon. Yung pong rainbow ngayon na nakikita natin sa lansangan, ginagamit ng mga same-sex na mga tao, those are rainbows from hell. Rainbow from hell. Pwede pong rainbow na ito nang makita ni Noah pagkakita niyang ganun. This is the rainbow from God. Naniniwala tayo sa rainbow. But ang paniniwalaan natin, ang tingnan natin yung rainbow from God Himself. Kasi po may kaakibat na promise yun. Alam niyo po ba kung ano yung promise ng Panginoon sa tuwing nakakakita ng rainbow? Ang sabi ng Panginoon, kapag nakita mo ang baghari, pag nakita mong rainbow, ito'y bilang paalala sa iyo sa aking promise na never ko nang gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Oh, hallelujah! Diba? Tuntua si Noah. Pero sa huling panahon, iba nang usapan yun. Hindi na kasi sa tubig gugunawin ng Panginoon ang mundo. Sa apoy. Pupugnawin ng Diyos ang mundong ito na punong-puno ng evil, kalapastanganan sa Diyos. So, pag may nakikita po tayong rainbow, alalahanin natin yung pangako ng Panginoon. Yung kanyang promise that He will protect us, He's always with us. Kung tatawag tayo sa kanya, He is the ever present person in time of trouble. Yun po yun. Alam niyo minsan, very ironic pang huli, merong binalikan po yung kwento na kung saan yung mga Chinese binobomba ng tubig yung vessel ng Pilipinas. Alam niyo mga yung Chinese government, evil, di ba? Mga dragon nga sila eh. Binobomba nila ngayon. Nakita ko sa isang panig ng picture, yung talsik ng tubig ng bomba na yon, rainbow. Sabi ko, marami salamat sa mga yung talaga meron pang, hindi po ito ano ha, premonition or what, I don't believe in that. Pero nang makita ko yun, nang naalala ko yung promise ng Panginoon kay Noah, na tunay nga ang Pilipinas, merong gagawing magandang bagay yung Diyos sa Pilipinas. Manatili lamang ang mga Pilipinong Kristiyano laban sa mga pagans na yan, ang Panginoon po, ang pangako ng Diyos, nasa Pilipinas pa rin. Okay, so huwag tayong mawawalan ng pag-asa sa Pilipinas. Huwag tayong ahot na. Dapat kasi girahin na kasi ng Pilipinas ang China. The Lord will do that for us. Ang Diyos ang lalaban para sa Pilipinas. Maaring hindi sa pamagitan ng armas na ine-expect ng lahat, maraming kapamaraanan ang Diyos. But the thing is, may promise ang Diyos sa Pilipinas, the Lord will save the Philippines. Because the Philippines is for the Lord Jesus Christ. Amen? Panghuli po, sa ating verse to ponder, who is behind all of these things? Siyempre yung Master of the Universe na pinag-usapan natin last time. And He, Jesus, awoke and rebuked the wind and said to the sea, be still. And the wind ceased and there was a great calm. It is also the working of our Lord Jesus Christ, the second person of the Holy Trinity. Because the Lord Jesus Christ has the power over the elements. Maraming hindi pa siya kilala ni Noah. Hindi pa siya kilala ng mga tao by that time. But the Lord Jesus Christ, as the second person of the Trinity, being the one who created everything, He has the power over the storm, over the deluge, and He has the power na yung mga kahoy na ginamit ni Noah, maglalas siya hanggang siya'y kinakailangan ni Noah by that time. So still we boil down to our Lord Jesus Christ. The Word, yung berbo, yung logos, yung batang pinangako, nandun na siya ng mga panahon na yon. Hindi pa nga lang siya nagkakatawang tao. It was the Lord Jesus Christ, the Rock of Ages, yung creator ng heaven and earth, yung hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, yung lumikha sa mga anghel, sa mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Ang Panginoong Jesus pa rin po ang kumilo sa buhay ni Noah at patuloy na kumikilo sa ating buhay ngayon. So always remember, yun lamang 11 points na yun. And I'm telling you, marami pa pong mga pointers tayo makukuha sa buhay ni Noah. But because of time, hanggang dun na po muna ang bawat isa sa atin. So maraming salamat sa Panginoon. Tayo lahat po yung muka tayo manalangin. Lord God Almighty,
Creator of heaven and earth, maraming maraming salamat po sa inyo na ipinaalala mo sa amin yung wonderful things na ginawa ninyo sa buhay ni Noah. Maaring hindi namin namamalayan, Panginoon, na in one way or the other, nararanasan din namin sa aming mga buhay yung naranasan ni Noah. Maaring sa mga sandaling ito, Panginoon, sino man sa amin ngayon sa bulwagang ito o sa mga nakikinig, dumaraan sa isang dilubyo ng buhay. Lord, wala kaming ibang pinanghahawakan kundi yung mga pangako mo sa amin. Pangahawakan namin, Lord, ang inyong mga promises dahil ikaw mismo nagsabi, kapag ikaw ay nangako, ito'y nagkakatotoo. Yeah, Father, maraming salamat po. There will be many, many rainbows in our lives sa tuwing daraan kami sa iba't ibang klase ng dagok or dilubyo sa aming mga buhay. Ito pong aming samad-dalangan in Jesus' name. Amen and amen.